Sabi nila, wala raw magulang ang kayang tiisin ang kanyang sariling anak. Ngunit may mga pagkakataon na ang isang magulang ay nagagawang abandonahin ng isang musmus na bata dahil lamang sa itsura o kapansanan nito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si John Lancaster ay naninirahan sa bansang England. Ipinanganak siya na mayroong genetic disease na kung tawagin ay Treacher-Collins syndrome. Isa sa kada 50,000 na sanggol ang maaaring magkaroon ng ganitong karamdaman. At ang karaniwan nilang problema ay ang kawalan ng pandinig, malaking hugis ng bibig, maliit na baba at tainga. Manipis rin ang kanilang pisngi na naging dahilan para bumaba ang kanilang mga mata. Ang mga doktor na nagpaanak sa kanyang ina ay nagulat rin sa kanyang naging itsura. Kaya marahil ay naiintindihan nila ang mga magulang ng bata kung bakit nakagawa ito ng isang mahirap na desisyon. Makalipas lamang ang 36 na oras mula nang maisilang si Jono, iniwan siya ng kanyang mga magulang sa ospital para dalhin ito sa bahay ampunan. Makalipas ang isang taon, may mag-asawang hindi magkaroon ng anak ang nagkaintres sa bata. Gusto nila itong kupkupin sa kabila ng kondisyon nito. Subalit, sinabi ng mga doktor na maliban sa kanyang pisikal na itsura, posible raw na hindi ito makapagsalita o makalakad tulad ng ibang mga bata. Ilang beses pinag-isipang mabuti ng mag-asawa ang gagawin nilang desisyon. At sa huli, itinuloy nila ang pag-aampun rito. Napakabait, maalaga at mapagmahal ng bagong magulang ni Jono. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapalaki ng maayos at masayahin ang bata. Noong magsimula na siyang mag-aral, hindi naging madali ang lahat, lalo na at iba ang kanyang itsura na talaga namang nagiging tampulan ng tukso ng kapwa niya estudyante. Wala rin bata ang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil baka raw mahawaan sila ng sakit nito. Pero sa kabila noon, naging desidido si Jono. Gustong-gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan. Kung kaya't ang baon na ibinibigay sa kanya ay kanyang iniipon para ibili ng maraming pagkain at candy. Sa ganoong paraan, maraming bata ang lalapit sa kanya para makipagkaibigan. May mga pagkakataon na kinausap siya ng kanyang mga magulang at doktor kung gusto niyang sumailalim sa operasyon para kahit papaano ay mabago ang kanyang itsura. Ngunit ayon sa kanya, gusto niyang mabuhay ng normal pero ayaw niyang baguhin ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. May dahilan daw ang lahat ng bagay at naniniwala siya na balang araw ay magagamit niya rin iyon para gumawa ng mabuti. Noong magbinata na si Jono, nawala ang tiwala niya sa kanyang sarili. Nakikita niya na napag-iiwanan siya ng kanyang mga kaibigan. Yung iba sa kanila ay mayroon ng magandang trabaho, may kasintahan at bukod pa roon ay talagang masaya silang namumuhay. Samantalang siya ay mas piniling magtago sa kanilang tahanan. Kapag niyayaya siya ay palagi siyang tumatanggi. Ginagawa niya iyon para makaiwas na rin sa tukso. Hanggang sa isang araw, niyaya siya ng kanyang kaibigan na si Ben na magtrabaho sa isang bar. Ayon kay Jono, dati ay binubuli rin siya nito pero mula nung maging magkaibigan sila, ito na ang nagtatanggol sa kanya tuwing mayroong nanlalait o nangungutya sa kanya. Noong una ay natakot siyang magtrabaho sa bar dahil maraming tao roon at baka pagtawanan lamang siya ng mga ito. Dahil pinalakas ni Ben ang kanyang loob, kung kaya't napapayag na rin siya. Sa unang gabi, tulad ng kanyang inaasahan ay hindi siya nakapagtrabaho ng maayos. Halos walang customer ang gustong umorder dahil busy ang mga ito sa pagkukwentuhan at pagtatawanan tungkol sa kanyang itsura. 3 oras lamang ang itinagal niya sa loob pero kinabukasan ay muli siyang bumalik dahil sa mga sinabi ni Ben sa kanya. Ayon rito, wala raw mangyayari sa buhay niya kung magpapatalo siya sa kanyang emosyon.
Maraming tao ang tulad niya na mayroong kapansanan pero pinipili pa rin mamuhay ng normal. Kung susuko siya sa buhay ay siya rin ang talo. Napag-isip-isip ni Jono na tama naman ang kanyang kaibigan. Kaya mula noon, hindi na siya apektado sa sinasabi ng ibang tao. Nagsimula na rin siyang magpunta sa gym. Nakasundo niya ang manager doon. Kaya naging regular siyang customer hanggang sa nag-apply nga siya bilang isang fitness instructor. Makalipas ang ilang buwang pagtatrabaho, nakilala niya si Laura. Regular din siya sa gym at napakabait pa nito. Niyaya niya si Jono na kumain sa labas at hindi siya nahihiyang makasama ito. Sa paglipas ng mga araw, naging magkasintahan ang dalawa at palaging nakasuporta si Laura kay Jono. Sa isang interview, ibinahagi ni Jono ang kanyang naging buhay sa loob ng maraming taon bago niya tuluyang natanggap ang kanyang sarili. Mahigit 20 taon raw siyang nagtago. Maraming beses na sumuko hanggang na-realize niya na kung hindi niya mamahalin at tatanggapin ang kanyang sarili, walang ibang gagawa noon para sa kanya. Naaawa rin siya sa kanyang ina dahil ginagawa nito ang lahat para sa kanya. Kaya ayaw niyang makita siya nito na nalulungkot o nagtatago sa maraming tao. Gusto niya rin daw bigyan ng inspirasyon at matulungan ang mga kabataan na tulad niya na mayroong teacher calling disease. Nais niya raw palakasin ang loob ng mga taong nawawala ng pag-asa. Naniniwala raw siya na posible pa rin mamuhay ng normal ang mga taong tulad niya sa mundong puno ng mga taong mapanghusga. Kinakailangan lamang natin mahalin at tanggapin ang ating sarili ng buong buo. Marami na siyang binisitang lugar at paaralan kung saan ibinahagi niya ang kanyang karamdaman at kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan bago matanggap ang kanyang sarili. Maswerte daw ang mga ipinanganak ng normal pero maswerte rin sila dahil binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay sa mundong ito. Sana raw ay intindihin ng mga tao ang kanilang kalagayan sa halip na sila ay kutyain at pagtawanan. Noong 25 taong gulang na si Jono, sinubukan niyang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Nakiusap siya sa bahay ampunan na ibigay sa kanya ang address at pangalan ng mga ito. Pinadalhan niya ito ng sulat at larawan ngunit ibinalik ito sa kanya. Nabalitaan niya rin na nagkaroon pa sila ng 2 anak at sa kabutihang palad ay malusog at normal ang mga ito. Masakit para kay Jono ang katotohanan na nagawa siyang abandonahin ang kanyang sariling magulang dahil sa kanyang itsura. At kahit pa siya na ang lumapit sa mga ito ay parang ayaw pa rin siyang makita o makilala man lang. Sa maikling panahon ay dinamdam niya ito pero unti-unti niya rin natanggap na kailanman ay hindi niya na ito makakapiling. Ang mahalaga raw ay mayroon siyang nakagisnang magulang, mga tao na totoong nagmamahal sa kanya. Masaya na rin daw siya dahil alam niya na nasa maayos silang kalagayan at normal ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay nananatiling matatag si Jono, kasama ang kanyang pamilya at kasintahan na si Laura. Mayroon na rin siyang tahanan at nagpaplano na na magkaroon ng sariling pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong sumuko sa mga pagsubok sa buhay at matuto rin tayong magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.